Ginagawa ay gagagalit nila. Ang pumimitas ko ng halaman ay ginagawa ko sa kabutihan. Pero kayo, naninirador kayo ng ibon. Magagalit sila. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na. Bilis! Jonas. Magandang gabi po. Magandang gabi. Diyan po si Diana. Oh, lang dyan. Gina, lahat tawagin mo si Diana. Papa, wala si Ate Diana. Ha? Bakit? Nasaan? Lumabas siya. Kanina, nakita ko. Po siyang lalaki. Alis. Danokin, hindi naman po malabo mangyari yun eh. Napakaganda ng mga sini Diana, sigurado. Sigurado marami na niligaw talaga sa kanya. Hindi naman. Mas maganda ako dun eh. Jonas. Huwag mo pakikinggan niya si Alis. Madalas lang yan magsiyelo sa kapatid niya. Ako ang nagsasabi sa'yo, walang kinakatagpong lalaki si Diana. Alam naman niyang dadalaw ka eh. Baka pumunta lang sa
tindahan at may binibili. Tinaghahanda ng pagdating eh. Sana naman. Halika, maupo ka. Iba. Tatanayin ko, Sir Papa, na meron talagang kinatagpong lalaki si ate. Akala ko hindi ka na darating. Matitiis ba kita? Sinabing mababaw akong tao. Nasa panlabas na anyo lang ako tumitingin. Hindi ako ganang Simon. Mas pinapahalagahan ko kung ano ang nasa loob ng isang tao. Ano ang nasa puso niya? Ano ang nasa utak niya? Pamilya mo kaya? Yun din kaya mararamdaman nila? Paano ang papa mo, mama mo? Kaya sasabihin nila pag nakita nila ako. Ako ang paborito ni Papa. Mahal niya ang mahal ko. At tiyak na magugustuhan ka niya. Dahil mahal na mahal kita. Sandamukal kayong mga tanga! Hindi niyo alam kung saan nagpunta si Diana? Rita! Joaquin! Bakit hinayaan mo matakasan ka ng anak mo? May inasikaso kasi ako eh. Tabi na! Oh! Ano hinihintay niyo? Hanapin niyo si Diana! Papa! Alam ko kung nasan si Ate Diana. Nasaan? Nasa gulod siya. Ha? Anong ginagawa niya doon? Eh, alam niya delikado yung lugar na yun, ha? Alam niyo, may kasama po siyang lalaki. Pagkapangit-pangit. Hinahanap na ako sa bahay. Ano sasabihin mo sa kanina? Saan ka nagpunta? Sasabihin ko, nagpunta ako sa bayan. Nanood ng sine. Kinahihiya mo ako? Hindi. Ipapakilala rin kita. Bigyan mo lang ako ng panahon. Hindi na kailangan! Papa? Alam ko na ang totoo! Oh, Bitiwan niyo ako! Dito! Bitiwan niyo ako! Simon! Diana! Anong klase kang babae, Diana? Hindi kita pinalaki para makipagtagpo sa kung sinong lalaki sa gulod! Sinabi ko na sa inyo, Papa, hindi ba? Ang pangit ng kasama niya. Simon! Ito ba lalaking iharap mo sa akin? Mabait si Simon, Papa! Hindi ka na makikipagkita sa kanya! Simon! Diana! Simon! Diana!
Anong nakita mo sa pangit na yun? At nakikipagtagpo ka sa kanya? Mabait si Simon, Papa. Malinis ang kanyang kalooban. Andali mo namang mabola, ate. Alice, huwag kang makialam dito. Alam mo ba kung ano pagkatao niya? Alam mo ba kung saan pamilya nang galing? Sino mga magulang niya? Hindi na kailangan, Papa. Si Simon ang importante. Siya ang mahal ko. Tama! Ayoko nang marinig ang pagmamahal sa lintik na pagit na yan! Joaquin, huminahon ka. Ipagbalot mo ng damit yung anak mo, Benita. Dadalhin sa Maynila yan. Para mailayo sa Simon na yan. Ano? Papa, ayoko. Ayoko malayo kay Simon. Hindi ako papayag na paglayuin niyo kami. Sa bahay na ito, ako pa rin ang nasusunod, ha? Ano? Pagbarot ng damit! Simon, yung pangit na lalaki na nakatira dyan sa gulod. Yung estranghero na bigla lang sumulpot dito na nagtayo ng maliit na kubo doon sa gulod. Yung pangit! Diyos ko, pumabagin. Bakit pinatulan ni Diana yun? May pagka-inkanto yun. Uy, sinabi mo pa. Alam niyo, sinundan nga ng anak ko yun sa Kakahuyan. Diyos ko, bigla na lang daw nawala. Nakakakilabot naman. Sigurado ako na inkanto si Diana kaya pinatulan niya lalaking yun. Dapat paalisan dito yan si Simon. Baka sa susunod, papaibigin niya. Ay, naku naman. Pinakititi, hindi mo na kailangan inkantohin, no? Kasi hindi pa ka nang inkanto. Talaga? Mabuti nga sa kanya. Akala mo kasi kung sino magaling eh. Yung pala, sa pangit lang babagsak. Hindi ka ba naaawa sa ate Diana mo? Eh, ba't naman ako maaawa sa kanya? Siya ang paborito ng mama't papa. Lagi na lang siya kinukumpara sa akin. Madalas na sabihin na mas magaling sa akin ang ate Diana, mas mabait sa akin, na mas maganda. Para sa kanila, wala na akong ginawang tama eh. Lagi na lang si ate ang tama. Kaya tingnan mo tuloy kung ano nangyari sa kanilang paboritong anak. Alice, kawawa naman talaga si Diana eh. Sandali nga lang. Napapansin ko, kanina mo pa siya kinakampihan. May gusto ka ba sa ate ko? Ano? May pagsasabi mo. Dapat lang. Kasi ako ang nobya mo. Kaya dapat ako lang yung kinakampihan mo. Ay, nako, papatunayan ko kay mama at papa na ako dapat ang kanilang maging paboritong anak. Kasi, bukod sa napakagwapo ng nung pili kong mapapangasawa, galing pa sa mabuting pamilya. Hindi katulad ng ate Diana. Isang pangit lang yung pinili. Umaalulong ang mga aso. Si Simon yung kanto.
Ang dapat, pinapalayas ng mga senior yan si Senyorita Diana. Naku, nakakahiya ang pinaggagawa. Hindi siya tumulad sa'yo. O ayan, malinis, maayos ang kilos. Naku, hindi ko talaga maintindihan kung bakit palaging pinapaboran niya si Senyorita Diana na yan. Huwag ka mag-alala, Manang Gina. Simula ngayon, ako na magiging paboritong anak. Pupunta. Papa, gusto ko lang po makausap si Simon. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo na makakausap ang lalaki na. Papa! Papa! Diana! Alabasin niyo ako rito para kaawa niyo na. Diana! Papa! Utang na loob! Utang na loob, Papa! Umalis ka na, ha? Kundi, pasasabugi ko yung buo mo. Gusto ko lang po makausap si Diana. Simon! Simon! Umalis ka na! Sasaktan ka ni Papa! Papa! Utang na loob! Pangako, hindi na ako mahigit magkita kay Simon! Huwag mo lang lang sasaktan! Inabi ko na sa'yo! Simon, umalis ka na! Inabi ko na sa'yo! Umalis ka na! Sasaktan ka ni Papa! Ang susunod na bala sa ulo mo, tatama! Gusto ko lang pumakausap si Diana. Umalis ka na! Diana! Ayaw na kitang makita, Simon! Umalis ka na! Diana, sumama ka sa akin! Pakinggan mo si Diana. Alam niya kung paano ako magalit. Diana! Umalis ka na! Mahal na mahal kita, Simon. Ayoko lang na masuktan ka. Anong oras po kayo pupunta ng Maynila? Hindi na matutuloy. Bakit? Hindi na tayo guguluhin ng pangit na yun. Gaganda lang tao si Ate Diana. Usap-usapan na tayo sa buong baryo. Ang sabi nila, engkanto raw ang magiging anak ng Ate Diana. Alice, ano ka ba? Bakit? Sinasabi ko lang naman sa inyo kung anong pinag-uusapan nila. Ang laking kahihiya na dinala ng Ate Diana sa pamilya na ito. Ang dapat sa kanya, palayasin! Alish! Umahimik ka! Bakit niyo ako pinapatahimik pa pa? Ako ba nagpabuntis sa pangit? Sinabi ko sa'yo, tumahimik ka eh. Papa, bakit ako na lang palagi ang mali sa paligid ninyo?
ako na walang ginagawang masama? Bakit, Papa? Bakit? Joaquin, ano gagawin natin? Palalaglag natin ang dinadalang Diana. Hindi ko ahayang magkaroon ka ng anak sa pamilya na yan. Papa! Hindi ako, Papa! Buo na ang desisyon ko. Buo na ang desisyon ko. Ipalalaglag natin ang dinadalang. Kung kinakailangan ako dumugot niyan, dudukutin ko! Huwag ka lang magkaroon ng anak sa lalaki niyan. Papa! Ipanaglag ang anak mo. Ito na lang ang alaala sa akin ni Simon. Ano? Opo! Nako, dito talaga silang ipalaglag yung dinadala ni Senyorita Diana. Eh, paano naman mo? Eh, sobra mang kiri niya si Senyorita Diana. Akala mo kung sino, eh, magpapabuntis lang pala kung kani-kanino. Malayo kay Senyorita Alice. Ay, siya nga po pala. Eh, pupunta ko pa pala si Piriang Albularia. Ano po? Diyan muna kayo, ha? Ayoko. Hindi ko na kaya. Pero ikaw lang may kayang gumawa nun. Eh, di ba? Ikaw nagbigay kay Isabel nung gamot, kaya siya dinugo at nalaglag yung dinadala niya. Noon yon, hindi na ngayon. May anak na ako. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako maglalaglag ng mga bata. Handang magbayad ng malaki si Don Joaquin. Kahit na, aanin ko ang pera kung magkakasala naman ako. Sabihin mo kay Don Joaquin, dalhin sa doktor si Diana. Eh, kung magalit si Don Joaquin at paalisin kayo sa lupang ito. Kaya kong tumira sa bundok kahit saan. Huwag lang akong magkasala. Hindi ka ba natatakot tumutulong kang ipalaglag ang anak ni Diana? Sinusunod ko lang utos ni Senyor. Ayan, Andoy, anak, ha? Ang bait ka ng nanay, di ba? Naku! Ang gwapo-gwapo mo. Ano ba ang pinagmamalaki niya? Sabihin mo sa kanya, lumayas sa lupain ko. Sinabi ko na yun, eh, pero ayaw niya po talaga. Wala ka bang kilalang ibang albularyo? Eh, wala na ho, eh. Baka siguro dalhin niyo na ho si Senyorita Diana sa doktor. Walang matinong doktor ang gagawa ng abortion. Joaquin, si Diana wala sa kwarto niya. Ano? Siya nagpunta? Sabi ng katulong, tinakas daw ni Dominic. Salamat, ah. Maraming salamat. Hindi namin makakalimutan ang aking anak ang ginawa mo. Malahiya ka, Diana! Mag-agaw ka! Malahiya ka, pati yung aking pinakamamahal na lalaki na agaw mo sa akin! Bakit pati si Dominic? Kailangan mo ang gawin sa akin! Walang iyak ka! Walang iyak ka!
Ayaw pa! Nag-iyak ka talaga! Napakasama mo! Alice, tama na. Tama na, anak. Mama, yung magaling niyong anak, inagaw sa akin si Dominic. Ang sama-sama niya. Pag nakita ko siya, papatayin ko siya! Pag nakita ko si Ate Diana, papatayin ko siya! Ate Anita ko. Mabaitan. Ate, si Diana. Magandang gabi po. Diana? Sandali. Diana? Akala ko ba Alice ang pangalan ng nobyo mo? Kapatid niya si Alice. Mahabang storya eh. Pagpahingahin muna natin, medyo mahaba yung biyahe namin eh. Bukas ko na ikikwento sa'yo, ha? Pagod na to eh. Halika! Tutulog ko sa iyo yung guest room. Halika. Alice, alam mo ba ang bahay ni Dominic sa Maynila? Bakit, Papa? Pupuntahan niyo si ate. Susunduin niyo siya at pababalikin niyo siya rito. Pagkatapos ang ginawa niya sa pamilyang ito. Pagkatapos ng kahihiyang binigay niya sa atin, pababalikin niyo pa rin siya rito pagkatapos ang ginawa niya sa akin? Anak ko pa rin siya. Kapatid mo, Alicia. Bakit hindi niya inisip yon nang inagaw niya sa akin si Dominic, Papa? Ba't hindi inisip na kapatid niya ako at masasaktan ako? Bakit mas paborito niyo pa rin si ate sa kabila ng lahat ng ginawa niya? Bakit ako na lagi kayong sinusunod? Hindi niyo man lang iniisip kung ano nararamdaman ko! Hindi naman sa ganun, Alice. Huwag na huwag niyo siyang pababalikin dito! Kundi ako magagalit! Maglalayas ako! At ako maglalayas kapag pinabalik niyo dito si Ate Diana. Papatayin ko siya! Alicia! Alice! Malungkot ka na naman. Naaalala ko lang si Simon. I'm sorry, Dominic. Ayos lang yan. Hindi naman talaga madaling kalimutan yung ama ng batang dinadala mo eh. Kain ka muna, makakabuti sa iyong prutas. Salamat. Si. Dominic! Dominic, ano ba? Ha? Dominic! Ano ba naman tong katangahan na ginagawa mo? Magtatanan ka lang ng babae. Yung pang buntis. At buntis ng ibang lalaki.
Ate, pag-uusapan na naman natin to? Oo, Dominic. Pag-uusapan natin to ng paulit-ulit hanggang sa magising ka dyan sa kahibangan mo. Ano ka pa naman? Dominic, guwapo ka. May pinag-aralan. May kaya ka naman. Maayos kang tao. Bakit ka nag-tsatsaga sa babaeng yan? Binuntis ng kunsino. Ikaw yung kapatid niyan? Gusto ka rin? Ang dami-daming babaeng may gusto sa'yo. Ano ka ba naman? Ang tanga-tanga mo. Ate, si Diana mahal ko eh. Hindi kanya mahal. Ang mahal niya, yung Simon. Yung lalaking nakabuntis sa kanya. Yun ang lagi kong naririnig na pangalan tinatawag niya. Umiiyak-iyak pa nga yan eh. Yung Simon ang mahal niya, hindi ikaw, Dominic. Magising ka naman. Nakakalimutan din yan. Mamahalin din niya ako. Stupido! Nagtaktang mo! Tama! Gusto na kaya si Senyorita Diana? Sigurado malaki na siya noon. Oo nga eh. Tagal na rin simula na umalis siya rito eh. Ano kayong magiging anak niya? Eh ba yung malamang pangit? Ang pangit ang abay. Naku, Manang Gina, maganda naman ang Senyorita Diana, kaya pihadong maganda ang anak noon. Wala ba kayong alam gawin kundi mag-chismisan? At pag-chismisan ang mga buhay namin? Mula ngayon, ayoko na pinag-uusapan niyo pa ang Ate Diana. At ayoko na rin binabanggit niyo pa ang pangalan ng Ate Diana ko. Naiintindihan niyo? Opo. Opo. Sabi sa inyo eh, wala na chismisan eh. Ilagay nyo sa mga isip nyo. Isinumpa ko na si Ate Diana. Siya at ang kanyang magiging anak. Dominic, ano ba? Tigilan mo nga yung palakad-lakad mo. Nahihilo ko sa'yo. Hindi mo naman anak yun eh. Doamsa po. Okay na, Mrs. Mo. Nangyayari talaga yan. Paminsan-minsan, nagkakaroon ng contractions. Forced labor lang yun. Okay na rin ang anak mo. Ayon sa ultrasound eh. Kambal. Talaga ho? Yes. Kung ganun, congratulations sa'yo. Salamat po. Congratulations. Eh, hindi niya naman asawa yun eh. At hindi rin niya anak ang mga yun. Anak ng ibang lalaki. Ewan ko ba dito sa kapatid kong to, nukno ka ng tanga. Sabi ng kalimutan mo na si Diana. Iniisip ko lang magiging anak niya. Ang magiging apo natin. Hindi ko kayo kilalanin na magiging anak niya. Ang magiging anak lang ni Alice, ang kikilalanin kong apo. Pero wala siyang nobyo ngayon. Inakilala akong binata. Ang pamangkin ni Edgardo. Sigurado ako magugustuhan siya ni Alice. Yun ang karapat-dapat ng mga pangasawa niya. Sabi ng doktor, pagka daw naglalakad ka palagi, kahit kabuanan mo na, mas madadalian kang manganak. Opo, Dr. Dominic. Mabuti naman, umingiti ka na. Nakasunod dun sa binabasa ko, pag palagi kang masaya, at saka palagi ka nakangiti, pati yung anak mo, paglabas lagi din nakangiti, saka masayahin. Di ba, Isil? Ay, sorry!
buntis lang. Parang buntis? Oh, hula. Gusto mo, hulaan kita? Nakakapangula ho si Lola ng buntis. Nalalaman niya ang kapalaran ng bata. Oh, sige, tingnan niyo kung ano kapalaran ng anak ni Diana. Kayo. May kakaibang kapalaran naghihintay sa anak niyo. Umanda kayo. Pabayaan mo yun, baka nalipasan lang ng gutom ng tao. Bakit, oh? Oh, bakit? Dominic, dali mo na ako sa ospital ngayon. Ngayon na? Ay, kaya mo pang lumakad? Tamang-tama ang oras ng dating mo, Dante. Salamat, Don Joaquin. Dali, siya. Si Dante. Sinasabi ko sa'yo. Dante, ang anak ko si Alice. Hello, Alice. Hi. Totoo pala ang sinasabi ninyo, Don Joaquin. Napakaganda talaga ni Alice. Salamat. Papa, ikukunin ako sa party. Alice! Huwag mong babastusin ang bisita ko, ha? Papa, huwag niyong pinipilit sa akin kung sino-sino. Alam niyo, mahal ko pa rin si Dominic. Wala na si Dominic! Kalimutan mo na siya. Si Dante, karapat-dapat sa'yo. Ayoko po ba? Alicia! Kung ayaw mong magalit ako sa'yo, kung gusto mong ikaw maging paborito, susundin mong gusto ko. Pakasalan mo si Dante. At kakalimutan kong naging anak ko si Diana. Ikaw na ang kaisa-isa kong anak. Sige, Mrs. Erica. Sige pa ho. Sige. Sige pa. Sige, Mrs. Pwede pa. Oh. Oh, ayan ha.
baby niya. Ang pangit. Napakapangit ang asawa niya. Nakita ko yung asawa niya sa labas. Gwapo. Alam mo na, baka nagsimitan. Bakit isa lang ang anak niya? Ayon sa ultrasound, tanda ng anak niya. Ayun! May isa pa siyang anak. Nakakita sa ultrasound. Narinig niyo ba yun? May isa pa ang mukha. Dalawa niyo ba? Saan gagaling ang isa pang iyak? Nakikilibutan na ako, ah. Baby ko. Nasaan ang anak ko? Natutuwa. Baby ko. Bulag ba to? Ganun talaga. Anak niya yan eh. Kahit na napangit, maganda pa rin sa paningin niya. Sa atin, anak. Tayo ang lalayo. Hahanapin natin ang ama mo. Alam ko hindi mo matitiis na makasal ako sa iba. Hindi ako nagpunta rito para pigilan ang kasamang alis. Hinahanap ko si Diana. Wala rito ang hinahanap mo. Nakita ko siya kanina nagpunta sa gulod. Pagka, mga kalahi, sisilang na ang sanggol. Magpapalaya sa atin. Sa ating lahat! Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko, ha? Pangit ka! Celestina, pangit pa ako? Hindi ah, ang ganda-ganda mo nga eh. Dinig na dinig ko, yung si Luna may kinakausap dun sa loob ng kwarto. Baka naman nababaliw na yung si Luna. Sambitin, ikaw lamang ang tuwa.
pag-ibig ko. Sambitin hanggang saan at kailan pinapangako ko maghihintay ako. Maghihintay sa'yo.